bumangon na. Tsaka kailangan ko rin i-check, baka may mga garapata, ganun. Ano, asa si mommy dog mo? So nasa pet shop yung mommy dog niya. Pina-groom ko na rin at saka para malinis. Tapos ito na ngayon si Precious. Ayan guys. So far wala naman siyang kuto. Kailangan i-check ko rin kasi si Princess may kuto ako nakita. Pero siya wala naman. Ayan, makulit naman talaga tong ano, aso nito. Ayan na. Massage ang paa. I-massage ang paa. I-massage ang paa ni. Ayan. Dun 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 dun. Dun 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 dun. I-massage ang paa ni Trixie. Ni Precious. I-massage ang paa ni Precious. I-massage. Hello, my name is Precious. Kailangan lang talaga pa unti-untiin siya. Ayan. Ang maganda kasi niyan guys, hindi nasasayang yung milk. Kasi nauubos ni mami. At saka maganda yan, meron siyang kabanding uminom ng milk. Parang matuto siya. Ayan. Dumededi pa yan sa mami dog niya. Tsaka ito pala si Princess, pinagroom ko na siya. Kasi nga kapag cesarean, kailangan 1 month bago nyo mapaliguan yung alaga nyong aso. Kaya sa akin pinapuligroom ko na rin para kahit pa paano maginhawaan naman siya. So ayan na yan oh. So depende guys sa budget nyo kung ano yung prefer nyong gatas para sa alaga nyong aso. Pero make sure na kapag hindi naging hiyang yung alaga nyong puppy, try nyo mag-ibang form ng ano, gatas or mag-ibang brand. Ang iniiwasan kasi natin talaga is yung magkaroon ng diarrhea yung alaga nating aso or puppy. Kasi sobrang hirap maglinis kapag may diarrhea. Ang maganda rin guys sa kanya, marunong na siya maglakad. Nakakapaglakad na siya. So yung hilot ko, yung mga ano, eh nag pay off naman kasi nakakapaglakad na siya. Nakakatakbo na siya. Pag ganyan, busog na yan siya. Tapos mamaya didedi na lang yan sa mami niya. Alam nyo guys, gatas pa lang ng aso. Ayan, yung ganitong puppy love milk na 300 grams ay 350 pesos sa pet shop. Yung iba mas mahal pa siguro. Yung ganito kasi importante sa alaga nating puppy eh masanay uminom ng gatas para hindi tayo mahirapan kapag lumaki-laki na siya, pag nag 2 months old na siya. Marami rin nagpi-PM sa akin na yung mga puppies nila na bagong kuha eh napakahirap daw pakainin, minsan picky eater. So meron talagang ganun guys, kaya ako ang ginagawa ko, wala pang 2 months old yung puppy, ngayon 1 month pa lang siya. More than 1 month, eh tinatry ko na talaga siya painumin ng gatas. So ang pinapainom kong gatas is puppy love milk kasi ito lang naman talaga yung medyo affordable tsaka magandang quality na lactose free for dogs. So ganito lang yung ginagawa ko. Ayan, actually ito guys, pangalawang bili ko na to. Yung unang bili ko halos maubos na rin, yan na lang yung natira. Ayan, so nagsisave na ako para hindi ako mahirapan. Hindi ko lang alam sa Cartimar kung magkano yung ganitong gatas. Yan. Marami rin kasing nagtatanong kung ano nga ba yung pinapainom kong milk ng mga puppies pa yung alaga akong aso. Ayan, so ganito. Ayan, 300 grams, tas may sobra pa akong onte. So pinapainom ko yung puppy 3 times a day, umaga, tanghali, gabi. Kahit hindi niya nauubos yung kanyang milk, ang umuubos naman ay ang kanyang mama dog. So hindi pa rin nasasayang yung gatas. Yun yung maganda doon. At least nagbe-benefits din yung mommy dog kasi dumededi pa rin naman yung puppy. So ang ginagawa ko guys talaga para hindi ako mahirapan pag nagtuman siya, pag nagtriman siya. So sinasanay ko na siya uminom ng gatas. Kasi tingnang more than 1.5 months, doon ako nagpapakilala sa kanya ng panibagong pagkain katulad ng dog food na inismash
Tapos, pinalambot sa mainit na tubig. Ang ginagawa ko kasi, guys, ganito. Kumukuha ko ng mainit na tubig. Tapos, nilalagay ko dun yung dog food. May mga dog food talaga na sobrang hirap palambutin. Tumatagal ng ilang oras bago lumambot. Katulad ng Vitality. Yung Vitality, guys, sobrang ganda ng quality ng dog food na to. Pero, naiinis ako. Kasi sobrang tigas. Pag binabad ko sa mainit na tubig, ilang oras bago lumambot. Kaya sabi ko, ang tagal lumambot nito. So, naghahanap ako ng ibang alternative na pwede kong ipakain sa kanila. And then, ang ginawa ko, holistic puppy. Yun yung pinapalambot ko before. Nilalagay ko sa mainit na tubig talaga. As in, mainit talaga yung tubig. Tapos, nilalagay ko dun yung dog food. Tapos, pag lumambot na, yung dog food niya, nag-a-add na lang ako ng onting mainit na tubig. Tapos, naglalagay na ako ng 3 scoop, 2 spoon ng milk. Tapos, ini-smash ko. And then, tinitignan ko rin kung kaya na ba niya kumain ng dog food na hindi ini-smash, na malpinalambot lang. So, stages by stages, step by step, yung procedure na ginagawa ko hanggang sa darating na yung time na ayaw na nila ng may milk. Ganyan. So, tinatry ko rin yun. So, paano kapag hindi ko na nilagyan ng milk? So, pag kinain nila, ayun, kinukontinuous ko na. Tapos, ang ginagawa ko na noon, paano pag hindi ko na nilagyan ng water na mainit, hindi ko na pinalambot. Nagbibigay na ako ng solid sa mga puppies. Pag kinain nila yung konti ko, nang okay naman yan, ina-alternate ko na yun, yung pinalambot, tapos hindi, pinalambot, tapos hindi, hanggang sa masanay na sila, hanggang mag 6 months na sila na hindi ko na pinapalambot yung dog food. So, ganun. Kaya hindi naman ako nahihirapan sa pagpapakain. Tapos, darating dalaga time na mananawa yung aso natin. Siyempre, nagsawa na sila sa dog food. So, ang ginagawa ko naman, lalagyan ko ng kanin. At paglagay ko ng kanin, lalagyan ko pa ng ulam. So, yung ulam na nilalagay ko, kung hindi yung mga wet food, ayan, minsan nagluluto ako ng atay ng manok. Kaso, yung atay ng manok, hindi naman natin siya pwede araw-arawin kasi mas lalong mananawa yung aso. Actually, yung atay ng manok, kapag mahina lang yung aso nyo, kapag walang ganong kumain, ganun. Pero kapag everyday atay ng manok, hindi mo naman siya pwede itolerate ng puro atay ng manok. Okay pa yung chicken na chicken boiled, tapos himayin nyo, tanggalin nyo lang yung buto everyday. Kung may budget kayo para sa alaga yung aso na everyday chicken, ang problema lang nito, make sure na walang skin allergy yung alaga yung aso. Kasi hindi sila magsawa, alternate talaga ng brand ng dog food or alternate ng wet food. Ang ginagawa ko, meron tayong Smart Heart, meron tayong special dog food na nakalata, meron tayong Meglitos na naka-tetra pack, meron tayong Pedigree. So, yun lang talaga mostly na ginagamit ko, yung 4 na brand. Special Dog Food, Smart Heart, tapos yung Pedigree, at saka yung Miguelitos na wet food. So, umiikot lang yung OZ. Ayan, yung OZ. Minsan nagbibigay din ako ng OZ kapag meron. Yun yung ginagawa ko sa puppies ko hanggang sa edad siya ng 6 months talaga. Minsan, pag puppies talaga, paunti-unti ako nag-a-adjust ng pagkain niya hanggang sa puro solid na dog food na lang yung kinakain niya. And then, so far, ngayon sa mga alaga kong aso, hindi naman ako nahihirapan sa pagpapakain. So, yun lang guys, share ko lang sa inyo kung ano ba yung stages ko, kung paano ako nag-a-adjust sa pagpapakain sa alaga kong aso. I hope nakatulong to sa inyo guys, lalo na sa mga bagong fur parents na mag-a-adapt, yan, or bibili, or mag-shop, or mag-aalaga ng aspin, kahit anong aso pa yan, kahit anong breed pa yan, may time talaga na mananawa yan sa pagkain. Yan. Kailangan lang talaga meron kayong pang-alternate na ibang flavor na ma-recommend sa alaga yung aso. Ayan. Pagdating naman sa dog food, maraming klaseng dog food. Depende sa budget nyo. Yung pwede ko pang ipalit sa mga dog food na talagang binibili ko. And then nakita ko yung special dog food na lamb and rice na probiotic siya guys. So don't worry, sobrang ganda rin ito para sa tiyanang alaga yung aso. Ang maganda nun, yung pupo nila hindi ganun kabaho. So saktong-sakto lang. Kasi ako lang naman naglilinis dito sa bahay, ako lang lahat gumagawa pagdating sa alaga kong aso. Hands-on ako sa pagdadakot ng tae, pagdadakot ng pupu. So, yon. Hanggang sa akin, nalakihan na nila special dog food. Hanggang ngayong 1 year and 4 months na sila, puro special dog food puppy ang pinapakain ko sa kanila.
So, yun lang guys. That's it for today's video. I hope meron kayo natutunan dito sa aking video kung ano nga ba yung ginagawa ko para hindi magsawa yung puppy ko from 1 month old hanggang maging adult sila. So, kailangan lang talaga meron kayong baon or meron kayong i-recommend sa aso nyo na ibang flavor kapag nagsawa na sila. Hindi kasi talaga kahit anong sabihin nyo na since puppy hanggang adult, hindi sila magsasawa. Walang ganun. Swerte nyo kapag meron ganun. Pero based sa aking experience, ito nga, puro dog food tong si Trixie at saka si Pochi eh. Pero naawa ako kasi walang ibang flavor. Pero kinakain naman nila. Yun. So, yun lang guys, that's it for today's video and I hope nakatulong tong video na to. And if you like this video, so don't forget to click thumbs up. At huwag nyo rin kalimutan na i-hit ang subscribe button. Ayan, abangan nyo after 4 months, baka meron akong surprise sa inyo kapag natuloy-tuloy to. And kasi ayoko muna mag ano ng maaga kasi baka mabulilyaso na naman. Like before, sabi ko December maminigay ako and then ang nangyari hindi naman nabuntis. So yun, siguro wait nyo na lang after 4 months yan, mag-a-announce ako sa surprise ko sa mga subscriber ko dito sa aking YouTube channel. At minsan doon din ako nag-a-update sa aking Facebook page. So ang maganda guys, i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page. And mostly rin kasi doon ako nag-a-update sa mga ganap-ganap natin, lalo na sa mga pag-giveaways. Isa sa mga updated is yung Facebook page. So follow me on my Facebook page and TikTok, meron din akong TikTok. And yun lang guys, so kung meron kayong question or suggestion, huwag kayong mahiya guys, mag-comment kayo dyan and paki-like and paki-share. Ayan, comment kayo dyan at sasagutin natin yung question nyo sa abot ng aking makakaya. Pwede nyo rin po ako i-DM sa aking Facebook page na Chitsu Pau Family. Sasagutin din natin yan, question nyo sa abot ng aking makakaya. Mama, thank you for watching at see you on my next vlog. So, thank you for watching guys. Bye-bye.